Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at welcome na naman sa gabing ito sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At muli inyo pong makakasama ang inyo pong abang lingkod upang patuloy pong ibabahagi ang mga salita ng Diyos, mga katotohanan na dapat po nating malaman. At once again, ati pong makakasama ang ati pong nag-iisang partner from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Brother, kumusta po kayo dyan sa Tigbinan? Maraming salamat po, brother. Magandang gabi din po sa atin pong sa inyo po at sa lahat din po ng sumusubaybay sa atin pong programa. At ito po ay sa patuloy na patnubay po ng Panginoon ay narito tayo, nasa maayos na kalagayan. Yun po. Magandang gabi po sa inyo diyan at sa lahat ng nagaantabay po sa muli nating pag-ere sa programa po na ito. Oo nga po eh, kasi salamat Brother Bernard, kasi kagabi hindi po tayo nakapag-live sapagkat mayroon tayong mga gawain sa ating pong Panginoon at medyo alanganin sa oras, kaya siguro pinaka day off na natin yung Saturday, no? At salamat sa ating pong buhay na Diyos sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa atin na muli tayong nakapag-live. At welcome kayong lahat, mga kaibigan, sa ating pong programa sa The Last Trumpet. At muli po nating himay-himayin, pagbubulay-bulayan ang mga salita ng Diyos at pag-aaralan, especially na ang mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. At antabay lamang po kayo, mga kaibigan at mga kapatid, at mamaya-maya ng kote ay tayo po ay magpasimula na. At ang paksa na ating pong tatalakayin ay napakahalaga po na dapat po nating malaman sa ating pong kapanahunan. Kaya kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento, pwede po kayong magtanong sa ating pong sa comment section at pwede rin pong i-type nyo sa pwede din pong tumawag or mag-text sa mga numero na inyo pong nakikita sa screen. So bago po tayo mag-start o mag-umpisa sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng inyo pong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, narito po ang inyo pong mga lingkod upang patuloy pong pag-aaralan at ipahayag ang inyo pong mga salita. Nawa ang inyo pong banal na espiritu ay isa sa amin at ipagkaloob ang kaalaman, karunungan upang ito po ay maipahayag sa mga tao, lalo tigit sa amin pong mga sumusubaybay, ang karunungan at ang kaunawaan, mamaunawaan ang inyo pong mga katotohanan, ang inyo pong mga banal na salita, na ito ang siyang magtuturo sa daan tungo sa katotohanan upang aming pong makamtan ang buhay na walang hanggan. At nawa, amang banal, pagpalain ang mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito. Bigyan kami lagi, amang banal, ng magandang kalusugan sa lahat ng panahon habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito at habang kami po ay nag-aantay sa inyo pong pagparito.
Kaya binabalik po namin ang kapurihan sa inyo. Patawad sa amin pong mga pagkakasala, kung saan man kami nagkasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa inyo kaming patawarin upang ang amin pong mga daing at panalangin ay makarating sa inyo pong kaharian. Salamat sa inyong walang sawang pag-ibig sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Okay po mga kaibigan, ang paksa na ating pong tatalakayin sa gabing ito at ating pong mapapakinggan at mapapanood ay patungkol po sa Laodicea, Judging the People, na ating pong masumpungan sa aklat ng Revelation. So atin na pong ibigay ang panahon sa ating pong partner. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sumusabay-bay po sa ating programa. Audible naman po ako, brother. Yes, malakas po, brother. Ayan po. Magandang gabi po muli sa lahat ng nakikinig at sumusabay-bay po sa programa po sa gabing ito. At ganun po ay atin pong pag-aaralan ang patungkol po sa Laodicea. Mahalaga po ito nating matutunan sapagkat alam natin na ang Laodicea po ang panghuli na yes. Church doon po sa 7 churches ng Revelation 2 and 3. Na alam po natin na tayo bilang mga Seventh-day Adventists ay sinasabi nga na ay nasa Laodicean condition na tinatawag yung sinisimbolohan nitong church na ito. Kaya pag-aaralan natin, tayo ba talaga ay Laodicea na malahininga o Laodicea na judging people, ang ibig sabihin ay ito yung taong hinuhukuman under na investigative judgment. Kaya ating pag-aaralan po yan. Ito po ay bali introduction na yes. Atin pong matutunan yung patungkol sa kalagayan ng Last Day Church at ganun din ang mga churches sa huling araw na ito na yes. Ating maunawaan kung bakit ba naging lukewarm ang condition ng Laodicea. Ano ba talaga yung sakit nitong church na ito? At bakit kailangan nito ng mensahe na nagmumula kay Kristo sa tulong ng anghel na nagpadala ng mensahe dito sa Laodicea sa Apocalypse? Kaya pag-aaralan natin ito. Ito ay introduction about sa condition ng end time church. At sa mga susunod na pag-aaralan natin yung mga issue na yan na kung bakit naging tayong lukewarm ang last day church na ito na tinatawag or Laodicea ang condition po. Kaya ngayong gabi ating pag-aralan ang Laodicea judging the people or people judge. Yan po ang ating pag-aaralan po sa gabi pong ito. Sa mahalagang topic na ating bibigyan ng pansin. Ngunit bago yan ay simulan natin sa pagtanaw patungkol sa background nitong Laodicea sa Book of Revelation. Kung atin pong babasahin ang Apocalypse 1:10-11, ano pang sinasaad dyan ni John the Revelator? Basahin po natin. Ganito po ang sinabi. Apocalypsis 1:10-11. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak at nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Thyatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Ayan po, atin pong mapapansin na meron pong 7 churches na ipinahayag yes. O ibinunyag po dito kay John the Revelator po kung ating titingnan. Sabi doon,
anong panahon po na yan na si John the Baptist, John the Revelator po, ay hindi po si John the Baptist, ha? Dalawa kasi ang John dyan sa New Testament. Si John the Revelator po yan, or si John the Apostle. Kung ating titingnan po, sabi ito si John the Revelator, siya po ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon, sabi dun sa verse 10. So Lord's Day, pag sinabing Lord's Day, yung holiday, which is actually yes. Yan yung Sabat. Sabat po yan. Yes. Ang araw po na Lord's Day na. Hindi po yan Sunday, bagaman yun yung naging popular na tawag sa Lord's Day. Okay. Sunday. Ano lang yun, dulot ng tradition ng sa paglipas ng panahon. Pero, yung nasa Biblia yung Lord's Day, kung babasahin natin ng Isaiah, ang tinatawag na Holy Day or Delightful Day ay ito pong Sabat or yung Sabat of the Lord na tinatawag natin. Yan po ang tinatawag na Lord's Day. At nung araw po na yan, ay si John ay nasa spirit. Siya po ay nasa vision. At mahalaga po ang ipinakita po kay John the Baptist na ang nagsasabi po sa kanya ay ito pong una at huli na tinatawag. Walang iba kundi si Jesus Christ. At sabi niya, isulat mo sa isang aklat at ipapadala po sa pitong mga iglesia. Ito po yung pitong iglesia. Binigyan po ng mga pangalan. Itong pitong iglesia daw po o seven churches ay nasa lugar po ng Asia. Pag sinabing Asia, ito po yung tinutukoy nito ay yung modern day Turkey po ngayon. Nandyan po yung tinatawag na Asia Minor sa panahon ni John the Revelator. Meron po dyan pitong iglesia, pero actually hindi lang po yan seven. Madami po dyan churches noon sa panahon ni John. Pero may ito lang po na binabanggit na pagdadalhan ng message at gagamitin ng Diyos ang mga pangalan ng church na yan para ilarawan ang condition ng Kristyanismo sa buong kasaysayan po. Kaya seven churches. Magmula daw po sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia at saka ang huli sa Laodicea. Lahat po yan ay may mensahe na ipinadala ang ating Panginoon, yung una at ang huli dyan po sa konteksto ng Revelation. Pero sa historical churches dyan sa Asia Minor, madaming mga churches dyan, bukod dun sa nabanggit na seven churches, gaya ng churches doon sa Troas, sa Assos, sa Miletus, sa Colossae, sa Hierapolis, sa Tralles, at sa Magnesia. Yan po ay mga churches din nandun po sa Asia Minor. Pero bakit kaya yung seven lang ang pinili na seven churches na gagamitin sa konteksto ng prophecy? Bakit kaya yung pitong churches ang binanggit po na padadalhan ng mensahe? Kung titingnan natin yung seven churches na binabanggit dyan sa Revelation, ito po yung mapa niya dyan po sa ancient Asia Minor or dating kalupaan po na tinatawag na Anatolia. Dyan po sa lugar na yung makikita nyo, si John, nakikita nyo dyan sa mapa, nandun siya sa isla ng Patmos. Nandun po sa maliit na yan, yung lugar ng Patmos. Isla po yan, nasa harapan ng Epeso. At yan po yung unang padadalhan. Epeso, papuntang Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Yan po yung makikita nyo sa map ng kinalalagyan ng seven churches na padadalhan ng mensahe na ipinahayag po kay John the Revelator. Kung titingnan natin yung map ng seven churches, ay geographically, ang itsura po niya kapag pinag-connect po natin ay isang higante na geographical candelabrum or candlestick or candelario po. Ganun po kaganda. Kung titingnan natin, si John the Revelator po, nung time ni John, wala pa po nung satellite, wala pa nung airplane, wala pa po nung rocket nung time po ni John. Pero makikita natin sa paghayag ng Diyos kay John the Revelator, makikita natin na ang Panginoon sa pagko-contextualize sa geographical location nung apitong iglesia po, ay bumubuo po ito ng higanting imahe po ng candelabrum or yung seven candlestick ng sanctuary po. Ganun po kaganda na ang ipinahayag ng Diyos ay doon sa seven churches. Actually, yung seven churches ay yun po yung seven candlestick doon po sa symbolical sa heavenly sanctuary. At literal din,
geographically nakamapa rin po siya, higanting candelabrum or candlestick ang seven churches po. Kapag kinonek-connect natin yung kanilang geographical location dun sa lugar ng Anatolia. At yung pinaka-stand niya ay yung Patmos kung saan nandoon po si John. Kaya may clue na po tayo na makikita na yung seven churches ay siya po yung seven candlestick sa heavenly sanctuary na sumisimbolo sa light, sa liwanag na siyang binibigyan ng supply ng oil doon sa heavenly sanctuary po nung time na si Jesus Christ ay umakyat sa langit doon po sa holy place ng heavenly sanctuary. At sabi nga dito sa writings po ni Ellen White sa Acts of the Apostles sa page 585, ang seven churches daw ito ay sumisimbolo ito sa mga yugto ng kasaysayan ng Kristyanismo po. Unang panahon ng iglesia po ng Kristyanismo na maglalakbay sa buong kasaysayan mula kay John the Revelator or sa apostolic era hanggang sa panahon natin ngayon sa huling araw. Yan po ang sinasakop ng seven churches, ng symbolic na mga seven churches. Pero yung literal nandun sa Anatolia, yung literal na pitong iglesia at yung iba pang iglesia ang kasama po nila. Kumbaga, ginamit lang ng Diyos yung mga termino ng pangalan ng churches doon upang kunin yung character ng bawat churches sa bawat kasaysayan o yugto po ng kasaysayan natin. At kung maalala po natin, ito po si John the Revelator, nung siya po ay isinulat niya itong aklat ng Revelation, bago niya po yan isulat, yung pagbubunyag ni Jesus Christ, ay kung matatandaan natin, bago si John itinapon sa isla ng Patmos, isa po si John sa nakatakas nung panahon na siya po ay itapon doon sa kumukulong cauldron or kaldero na meron pong mainit na kumukulong mantika. Sabi nga ni Ellen White dito sa page 570, sabi niya, John was cast into the cauldron of boiling oil, but the Lord preserved the life of his faithful servant even as he preserved the three Hebrews in the fiery furnace. Makikita po natin na si John the Revelator po, sabi ni Ellen White, nakatakas daw po ito doon sa kumukulong mantika, doon sa cauldron or kaldero. At ito po ay layunin po ng Diyos na i-preserve na si John the Baptist huwag pong mamatay doon at makatakas po si John. At nakatakas nga po si John, pero nabihag naman po siya. Itinapon po siya sa isla ng Patmos. At doon po siya, hindi naman siya namatay sa isla ng Patmos, kundi itinapon lang nabihag. At nakabalik din siya sa Epeso, doon na po siya namatay sa Epeso sa kanyang katandaan. Kaya kung titingnan natin, si John the Apostle or si John the Revelator, ito yung apostol ni Jesus Christ na hindi nakaranas ng direct na kamatayan sa kamay ng mga Romano, kundi persecution lang. Inusig siya, hinabol, sinubukang patayin pero nakasurvive. Pero si John the Revelator ay namatay sa normal na katandaan dun sa Epeso. Kung susubaybayan natin yung background ng history po ni John the Apostle or John the Revelator natin. Kaya malinaw po, ito po si John the Revelator na sinasabi ni Ellen White na nakatakas sa kumukulong mantika. Historically, totoo yung sinasabi ni Ellen White. Bagaman hindi natin yung mababasa sa Biblia, kasi wala po dyan sa Bible sinasaad na si John ay nakatakas sa kumukulong mantika. Pero yung sinasabi na yun ni Ellen White, proven po yan sa history. Gaya ng na-record noon ni Tertullian noong 160 to 230 AD po sa kanyang aklat na The Prescription of the Heretics. Sabi po ni Tertullian, si John the Baptist, John the Revelator, hindi po John the Baptist, ay sabi, was flung into burning hot oil without being hurt and then vanished to an island. Nakatakas po si John the Baptist dun daw sa kumukulo na mainit na mantika, sabi po ni Tertullian. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Ellen White, totoo pong nangyari yun sa history. Hindi po si Ellen White nagkikwento ng kathang isip dyan. Totoo pong nangyari yan sa history. Kasi nga proven, maraming sources sa history na nagsasabi ng ganyan noong early 2nd century ayon sa record nila. At kung babalikan natin itong seven churches, ay ito po yung seventh lamp dyan po sa chapter 1. Kung ating babasahin yung chapter 1, basahin natin yung Revelation 1 verse 20. Anong sinasaad po doon ni Juan sa verse 20 po ng chapter 1.
Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakikita sa aking kanang kamay at ng pitong kandilerong ginto, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia. At ang pitong kandilero ay ang pitong iglesia. Ayan po. Kung mapapansin natin, si Jesus Christ po dyan sa chapter 1, lumalakad siya sa gitna po ng pitong kandelaryo. At doon po sa kanyang paglakad sa gitna ng pitong kandelaryo, ay meron pong hawak si Jesus Christ na pitong bituin sa kanyang kanang kamay. Pag sinabi po nating star, ang simbolo po nito ay leader. Ibig sabihin po, sa bawat iglesia, sa yugto ng kasaysayan ng Kristyanismo, meron po ang Diyos na itatatag na mga leaders or mga co-founders. Kaya ito yung laging sinasabi nila, sino nagtatag ng Adventist? Ang nagtatag lang daw nito ay sina James White, Ellen White, Joseph Bates. Pero hindi, tandaan natin, merong sinugo ang Diyos na mga star, mga leader. Kaya wag nilang sasabihin na sina Ellen White or sina James White ang founder. Sila ay co-founder. Yes. Star sila. Kagaya ng mga nauna ding mga Kristiyano sa kasaysayan natin. Kaya mayroong itong bituin si Kristong hawak sa kanang kamay. Ito ang mga leaders ng mga iglesia sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Meron po palang leader. At si Kristo ang nasa gitna po nila. At itong pitong kandelaryo, ito po ang pitong iglesia na kanyang sinusuplayan po ng langis, ng Holy Spirit o yung kanyang omnipresent na nasa atin na hanggang ngayon narito po yung kanyang presensya. Hindi tayo niya iniiwan, sabi ni Kristo, na ipinangako niya sa kanyang mga alagad na hanggang sa katapusan ng sanlibutan ay naroon siya o paroroon siya, hindi daw tayo iiwan. Yun po yung kanyang oil, yun yung Holy Spirit o si Jesus Christ sa kanyang omnipresence po, yung kanyang presensya. At kaya yun yung dahilan kung bakit ang pitong iglesia nananatiling may liwanag. Pero kung mawawala po ang presensya ni Jesus Christ, anong mangyayari po sa candlestick? Mawawalan po ng light, mawawalan po ng liwanag. Kasi nga tayo ay liwanag din ng sanlibutan. Si Jesus Christ yung pinaka-greater light, tayo din ay light. Kaya kung titingnan po natin, si Jesus Christ yung oil na nagsusupply po sa iglesia kung bakit tayo nagniningas. At merong mga leaders na inilagay si Jesus Christ sa bawat yugto ng kasaysayan ng Kristyanismo gamit ang symbolical na 7 churches or 7 candlestick. Kaya malinaw po, tandaan natin, ang iglesia ng Laodicea sa huling araw, nagniningas po ito. Ibig sabihin, hindi naman actually iniwan ni Jesus Christ ang Laodicea. Kasi nga may ningas pa ito, nagniningning ito. Pero kung i-reject natin si Jesus Christ, ang kanyang presence ay sigurado po, mawawala tayo sa church niya or mawawalan po ng light ang church or kung wala po, hindi tayo nakakonek dun sa oil or sa kanyang presence, yung Holy Spirit na tinatawag po natin. Sapagkat si Jesus Christ, aside po sa pagiging oil ng candlestick, siya po mismo yung nagsusupply ng oil. Siya po mismo ang high priest natin sa sanctuary. Malinaw po yan sa New Testament. Kung babasahin natin sa Leviticus 24 verse 1 to 4, yung typology or shadow, kung ano yung magaganap sa New Testament. Basahin nga natin yung sa Old Testament muna. Kung anong ginagawa ng high priest sa candlestick. Leviticus 24 verse 1 to 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na dalhan ka ng langis na dalisay na oliva na hinalo para sa ilawan upang laging papagliabin ang ilawan. Ayan po, kung atin pong makikita sa Old Testament, ang kandelaryo po sa loob ng sanctuary ay, ito po ay laging sinusuplayan po ito ng oil or ng langis po. Kung itutuloy natin sa verse 3 to 4, tuloy po natin sa 3 to 4. Sa labas ng tabing ng kabanang patutuo sa tabernakulo ng kapisanan,
ay aayusing palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kaniyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandilerong dalisay sa harap ng Panginoon. Ayan po, gawain po ng priest o ng high priest na si Aaron o si Aaron dun sa Old Testament na kanya pong papanatilihin na lumiliwanag po ang kandelaryo. Kailangan po niyang suplayan ng langis na yari po sa olive or sa olibo po or oliva. Yun po ang isusuplay dun lagi ng high priest para po mapanatili ang liwanag ng kandelaryo doon sa loob ng sanctuary na nasa southern part ng party po ng tabernakulo. At yan po ang sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, sino po ang typology ni Aaron bilang high priest sa New Testament? Sino na ang ating high priest sa makalangit na sanctuary po? Kung ating babasahin ang Hebreo 8 verse 1 to 2. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. 2. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayan po, malinaw po, meron pong tunay na tabernakulo na itinayo mismo ng Panginoon at hindi po gawa ng tao. Kung yung sa Old Testament, gawa po yun ni Moses. Pero yung pattern, hindi po galing kay Moses. Galing po sa instruction ng Diyos na ipinahayag kay Moses kung ano yung itatayong pattern ng tabernakulo or sanctuary. Ibig sabihin po pala, sa langit meron pong original na sanctuary or tabernakulo. Yun po yan. Kung meron pong candlestick sa earthly sanctuary, meron din pong 7 candlestick dun po sa heavenly sanctuary kung saan nandun ang ating high priest na si Jesus Christ sa totoong tabernakulo na nasa langit. Ang pag-aaral po sa sanctuary ay tanging ito po ay naunawaan lamang talaga, especially ng mga Adventists sa kasaysayan. Kapag sa ibang theology ng other denomination, hindi po nila alam ang tungkol sa heavenly sanctuary. Nire-reject nga nila yung ganyang concept. Pero tayo mga Adventists, at tinuturo nating maigiyan na merong totoong tabernakulo na nasa langit po. At yung tabernakulo na nasa langit, hindi po gawa ng kamay ng tao. Kundi ang Panginoon po ang nagtatag. Nilikha po yon ng Panginoon. Yun po yung kanyang tabernakulo. Nandun po ang kanyang throne. Yung trono po ng Diyos na nasa langit, yung pinaka-original. At si Kristo po ang ating high priest. Siya po ang nagsusupply ng oil doon sa southern side ng heavenly sanctuary at doon po niya pinapanatiling nagniningas po ang church niya dito sa lupa. Horizontal. Vertical, nandun siya sa heavenly sanctuary, sa holy place. Doon po sa 7 kandelaryo. Pero sa lupa, yun pong 7 kandelaryo, yun po yung 7 churches o yung kasaysayan ng Kristyanismo na ginagabayan po ni Jesus Christ na magningas po ito hanggang dumating po si Kristo. Huwag pong mamatay ang ilaw sa sanlibutan na ito na si Jesus Christ ang high priest at na nagsusupply ng oil sa pamagitan ng kanyang presence. At ganun din, meron siyang mga leader or star na itinalaga sa bawat churches po na ito na 7. At yan po yung ating pinakita lang dito na merong totoong tabernakulo at merong earthly sanctuary ayon sa konteksto po ng ating pinag-aaralan. At ayon nga dyan sa Revelation 1 verse 13, si Jesus Christ po ay lubalakad sa gitna ng kandelaryo. Ating basahin po doon sa verse 13 ng 1 ng Apokalipsis. Tingnan natin uli kung ano yung paglalakad. Sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto.
Ayan po, makikita natin si Jesus Christ ay inilalarawan siya bilang priest po dyan or high priest, na lumalakad po siya sa gitna ng pitong kandelaryo. Ibig sabihin nun, sa horizontal movement ng history, si Jesus Christ ay nasa gitna ng kasaysayan ng iglesia sa buong history po nito. O nung paano, kung paano naglakbay ang Kristyanismo, hindi po ito pinabayaan ni Kristo, lagi po siyang nasa gitna po nito. Sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, yung mismong kanyang presensya po dito po sa lupa sa atin na nandito po. Kaya makikita natin, ginagabayan ni Kristo ang seven churches na huwag po itong mawala ng light. Ito po yung seven churches na siyang seven candlestick from Epeso to Smyrna to Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Kung titingnan natin, tayo ngayon ay nasa Laodicea na po. Ibig sabihin, nasa ika-seventh church na po tayo. Walang pang-eight at wala nang aatras, kundi nasa ika-seventh na tayo. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nito, ito na ang huling mga araw na natitira sa pagtakbo ng Kristyanismo sa history. Ibig sabihin, malalaman natin na ito na talaga ang end time. Ito na po ang huling kasaysayan ng pagtakbo ng iglesia po sa sanlibutan po natin. Ito na yung mga huling araw. Ito na yung mga huling manggagawa dito sa panahon na ito, sa parabola ni Jesus Christ, sa mga manggagawa sa ubasan. Kumbaga, tayo na yung nasa 11th hour workers, or tayo yung mga manggagawa sa ikalabing isang oras po ng sa parabola po. Kaya kung titingnan natin, ito na yung last church or huling kasaysayan ng iglesia po na itinatag ni Kristo, at yung kung ano na po ang kalagayan nito sa pagtakbo po ng kasaysayan. Pinakita lang natin dito yung summary na yung seven churches ay nagbago-bago ang anyo din nito sa kasaysayan, sapagkat nga parallel ito doon sa pinag-aralan natin dati na seven seal na atin pong pinag-aralan. Parallel po sila ng event sa kasaysayan. Yung seven churches, nag-start po siya sa panahon ng mga apostol hanggang ngayon po makarating sa huling mga araw. Ito po yung chart kung ating titingnan ang movement ng seven churches at kung nasaan na po tayo. From apostolic Christianity o dun po sa Epeso na ang church po ay pure pa or wala pang bahid ng anumang aral, sa huling araw ay nandito tayo sa Laodicea. Pero kung titingnan po natin, yung nangyari doon sa Epeso, sa symbolic na Epeso po sa church, ay same po ng karanasan ng early last remnant church sa huling araw po natin, o yung nalabing iglesia po natin sa under ng Laodicea po, or iglesia na nasa ilalim ng paghuhukom or investigative judgment. Kung maaalala nyo po sa first coming ni Jesus Christ, maraming na-disappoint din po. Kasi nga iniisip ng mga Hudyo noon na naniniwala dito ka sa Messiah, naniniwala doon nung time na yun na iniisip nila yung sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay itatatag. Ang iniisip po nila ay makikita nila agad, visible, yung kaharian ng Diyos ay papalit doon sa imperyo po ng Roman Empire. Yun yung ine-expect ng mga Hudyo na naniniwala dito kay Jesus Christ nung time. Pero na-disappoint po sila. Kailan po nila naranasan yung pinakamapait na disappointment ng mga early Christian, na mga follower ni Jesus Christ, na nananampalataya kay Kristo? Na-disappoint po sila after po na si Jesus Christ ay ipako sa cross. Pero bago po si Kristo ipako sa cross, nung siya po ay dinala doon sa templo ng Jerusalem, sakay po nung asno, ay ganun po ka-excite yung mga Hudyo na iniisip nila, yun na nga ang Misaya, itatapalitan niya na ang hari ng mga, siya kasi nga siya yung nakapropesiya na hari ng mga Hudyo. Iniisip ng mga Hudyo, literal na papalitan na agad ni Kristo yung mga namumuno doon sa Jerusalem at doon sa Roman Empire. Yun yung iniisip ng mga Hudyo. Pero pagdating ng Huwebes at Friday, na-disappoint po sila. Kasi nga, yung Misaya na hari ng mga hari na ine-expect nila ay ipinako sa cross. Yun yung ano. Kaya pagkatapos ng crucifixion, hanggang Sabado, hanggang Linggo,
ay ganun po sila ka-disappoint. Naranasan nila yung disappointment kasi ini-expect nila, hari na mga hari, bakit naipako ito? Kaya ganun po yung disappointment na naranasan ng mga early Christian. Pero kung iisipin po natin, brother, yung disappointment na naranasan nila, part po pala ng events na mararanasan talaga nila yung para po mas lalong tumibay sila sa kanilang pananampalatayang tinanggap na tungkol sa Messiah. Kaya nung after ng disappointment po, isa po sa pinaka nakaranas ng disappointment ay si Cleopas. Kung matatandaan niyo po, after na ni Jesus Christ ma-resurrect ng madaling araw ng first day of the week or Sunday, pagka dating po ng hapon, 3 o'clock pa hanggang maglubog ang araw, habang naglalakad po ito si Cleopas sa daan sa Emmaus, kasama po ang kanyang isa pang kasamang tao na hindi pinangalanan, naglalakad po sila sa daan, bigla po si Jesus Christ nagpakita sa kanila, sumama po sa paglalakad. Bakit po ito agad ang nilapitan ni Kristo? Bakit po si Cleopas ang nilapitan ni Kristo nung hapon po na yun? Kasi po gusto ni Kristong ipaunawa yung naramdaman nilang disappointment, yun po ay bahagi ng prophecy ng 70 weeks sa Daniel. Na ibig sabihin, tama yung calculation nila ng panahon, pero mali yung expectation po nila sa event. Yun, kaya nilinaw ni Kristo kung bakit siya napako at namatay dun sa cross. Nilinaw niya kay Cleopas po yung event na nangyari ayon sa prophecy. Kaya naliwanagan po si Cleopas after na ituro ni Kristo yung totoong nangyari. At paglubog ng araw, nung sila po ay nandun na sa isang bahay na tinuluyan na kumakain, bigla pong nawala si Jesus Christ. Paglaho ni Jesus Christ doon, bigla po si Kristo naman nagpakita doon sa 10 disciple na naiwan na nandun sa upper room, sa kabilang lugar naman po, nagpakita si Kristo doon sa loob ng kwarto. Doon na po yung linggo ng gabi na po yun, or Monday na po yun sa kalendaryo ng Biblia. Kaya makikita natin sa early church ni Jesus Christ, nakarana sila ng disappointment, the great disappointment. Ganon din po sa pag-i-start ng investigative judgment sa huling mga araw po, pag mag-i-start po ang Laodicea. Kumbaga yung first church ng Epeso at yung last church ng Laodicea, parehas po makakaranas ng the great disappointment. Ano po ang nangyari nung bago po lumitaw ang remnant church, yung mga protestante sa huling kapanahunan? Habang nagngangaral po si Miller about sa prophecy ng Daniel na 2,300 days, kumbaga naunawaan nila yung prophecy na magtatapos na yung 2,300 days sa taong 1844. Pero tama yung calculation po nila, pero mali po yung expectation nila. Kagaya ng mga early Christian, mali yung expectation, pero tama yung calculation ng prophecy ng 70 weeks. Pero dito naman sa kina Miller, tama yung calculation, mali rin ang expectation nila sa event. Same po ng senaryo. Ano po ang nangyari pagpatak ng 1844? Tama sila ng calculation, magtatapos na yung 2,300 days prophecy ng Daniel 8:14. Pero yung event, ang ine-expect po nila, itatatag na rin ang kaharian ng Diyos, yung second coming na ni Jesus Christ or pagbabalik na ni Kristo. Parang kagaya ng first advent ni Kristo na ine-expect ng mga Hudyo, itatatag na ni Kristo ang kaharian. Kaya excited sila nung dinala nila si Kristo doon sa templo kasi siya yung hari ng mga hari. Iniisip po nila na papalitan na ni Kristo yung sistema doon. Pero mali po sila ng expectation. The same po sa Millerites or sa grupo ni na Miller na mga Adventists nung time po ng 1844. Nag-e-expect sila ng second coming. Pero anong nangyari po noong October 22, 1844 ng gabi? Wala pong dumating na Kristo. Kaya anong nangyari po? Magdamag po silang nagbantay. Sumikat na po ang araw. Nung malapit na pong sumikat ang araw, wala na po talaga. Parang nawala na sila ng pag-asa. Ang dami pong na-disappoint. Yung 50,000 po, ganun po kadami, 50,000 ang sumama sa 1844 na paghihintay. Pero yung sa 50,000 po, ang natira po sa history, kung babaybayin natin history ng Adventist, ang natira po sa 50,000 ay 50 po na tao ang nanampalatayang pinanghawakan ng 2,300 days. Kung titingnan natin, ang daming nalagas, nagsibalikan sila sa mother church po nila. Pero yung 50 na natira, sila po yung nag-aral, inunawa nila bakit sila na-disappoint. Ano po ang nangyari? October 23 na po, umaga na po, madaling araw na po, alas 6, alas 7,
Meron pong isa pong Millerites po na nagngangalan po na si Hiram Edson. Kung kilala niyo po si Hiram Edson, siya po ang dahilan kung bakit tayo may doctrine ng sanctuary. Si Hiram Edson po ang dahilan kung bakit meron tayong pinag-aaralang tabernakulo, yung heavenly sanctuary at investigative judgment. Ito po si Hiram Edson, October 23 ng madaling araw, naglalakad po siya dun sa Maisan. Habang naglalakad siya, kasama niya yung isang kaibigan niya na na-disappoint din po. Sila yung itong dalawang magkaibigan na ito, sila yung nakaranas ng the great disappointment din. Pero anong nangyari po sa kanila? Si Hiram Edson po mismo ang dinalaw ng Panginoon noong October 23, 1844. Sa presensya po, nagkaroon po ng vision si Hiram Edson habang naglalakad sila dun sa Maisan. Anong nakita po ni Edson? Nakita po niya yung pagpasok ni Jesus Christ sa the most holy place para simulan ang investigative judgment po. O yung mag-i-start na yung Laodicean Church, yung magsisimula na yung paghukom o yung investigation sa church po. Kaya doon po nakikita natin na kagaya po ng ginawa ni Kristo kina Cleopas doon sa New Testament, ipinaliwanag ni Kristo kung bakit sila na-disappoint. Ganon din po noong 1844. Ipinaliwanag ni Kristo kung bakit ang mga Millerites na-disappoint po sila. Kaya ito si Hiram Edson, hanggang ito po ang naging dahilan kung bakit umusbong tayong Seventh-day Adventist. Dahil tayo yung nakaunawa doon sa totoong nangyari kung bakit may disappointment. Dahil yun pala ay bahagi ng prophecy na madi-disappoint po talaga. Kagaya ng mga early na mga Hudyo na naghintay sa first coming ni Jesus Christ na na-disappoint din. Ganon din tayo sa Remnant Church, sa uling araw, sa Laodicea, pag-start ng Laodicean Church, ay talaga pong na-disappoint din po yung mga early Adventist natin, pero naliwanagan sila. Kaya napakaganda po ng plano ng Panginoon po sa kanyang pagkilos dun sa map ng sanctuary sa langit. Lagi pong may disappointment, ang purpose para po patibayin sila sa pananampalataya kung sino ba talaga ang maninindigan doon sa aral na kanilang naunawaan about sa nagaganap sa sanctuary or sa event, sa prophecy. Kaya malinaw po, tayong mga Adventist na nag-start mula noong 1844, bagaman sinasabi nila galing daw tayo sa pagkabigo, doon daw tayo umusbong, yun po pala ay bahagi ng prophecy. Nakagaya ng mga early Christian na nag-start din po sa disappointment bago sila naging isang napakalaking Christian body na naglakbay sa kasaysay. Na ngayon po, tayo na lang ang nasa huling araw na iglesia po ng Laodicea. Ngayon, ano po ang mensahe ng Diyos sa Laodicea po sa huling araw po na ito? Tayo na po yung huli na nag-start since 1844 ang iglesia po na hinuhukuman under ng investigative judgment or pre-advent judgment sa Daniel 7. At ano po ang mensahe ni Kristo sa iglesia na nasa Laodicea po, nasa kalagay ng Laodicea? Basahin natin ang chapter 3 ng Revelation sa verse 14. Basahin natin yung katangian ng Laodicea po. Ganito po ang sinabi. Chapter 3 ng Revelation. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ayan po. Yun po ang mensahe ng Diyos sa Laodicea, unang-una dyan sa verse 14. Sabi, meron pong anghel na sinugo sa Laodicea na ang isusulat niya daw po dito sa Laodicea ay ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ito po ang nilalaman ng first part ng message po. Sino po ang nagpapadala ng mensahe po na ito at nagsasabi ng mensahe sa Laodicea? Ito po yung may pangalan na siyanawa, or sa English po ay the Amen. Sa English po ang nakalagay. Hello, brother. Hello po. Sige po, continue, brad.
Ito. Yan po. Ito pong nagpapadala ng mensahe po dito sa Laodicea, sa medium ng angel, sa symbolic angel dito. Makikita natin, ito po si Jesus Christ. Ang pangalan, other name niya po dito ay the Amen or Shanawa. Ibig sabihin, yung binabanggit nating salitang Amen or sa pagnatay na nanalangin, nag-aawit or bahagi ng ating worship ay pangalan po ito ni Jesus Christ. Kasi naka-proper name yung salitang the Amen po dito. Si Jesus Christ po ang Shanawa or the Amen na tinatawag sapagkat si Kristo po ang faithful and true witness at siya po ang the beginning of the creation of God. Ito po ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Tinatawag po siyang the Amen o ang Shanawa o ang katotohanan at ang saksing tapat. Yan po si Jesus Christ. Yan po yung other name ni Jesus Christ dito sa atin sa Laodicea po. At anong ibig sabihin ng Laodicea po? Bakit po Laodicea ang kalagayan ng iglesia po sa huling araw? Yung salita pong Laodicea, yan na nababasa natin, galing po yan sa Greek na Laodikeia. Pag sinabi pong Laodikeia, ito yung tao na hinuhukuman or people judge or ito yung taong nasa hukuman o tinatawag po na the judgment of the people. Yan po ang Laodicea. Applicable yan sa end time church or sa ating iglesia po. Tayo po ay nasa ilalim ng investigative judgment simula noong 1844. Hinuhukuman na po tayo sa proseso ng pag-iimbestiga dito po sa church ng Panginoon po na ito. At kaya yan tinawag po na Laodicea ayon po sa Revelation. Kaya nag-start yan pong Laodicean Church 1844. Yun yung character. Yun po yung kalagayan ng Laodicea. Ito yung tao na hinuhukuman sa panahon po ng investigative judgment na nagsimula noong 1844 dun sa the most holy place ng heavenly sanctuary. Pero ano pa po yung ibig sabihin ng another meaning ng salitang Laodicea sa konteksto ng message? Ang Laodicea din po ay lukewarm. Pag sinabi pong lukewarm, malahininga. Ibig sabihin po, hindi mainit, hindi malamig. Yun naman po yung magiging kalagayan ng church sa huling araw. Ibig sabihin, magiging pong malahininga ang church. Bagaman ito ay nasa ilalim ng pag-iimbestiga o kaya nga nasa ilalim ito ng investigative. Habang nasa ilalim ito ng proseso ng paghuhukom na investigative, ay ito rin po ay nagkakaroon ng kondisyon na lukewarm. Kaya ibig sabihin, meron lang talagang totoong church na remnant sa uling araw na ito. Pero yung iba, magiging pong lukewarm ang kanilang kalagayan po ng mga church na ito o ng church po na ito. At ang nagsasabi po niyaan ay ito pong si Jesus Christ sa message na may pangalan po na the Amen or Shanawa ayon dito sa context ng Revelation 3 sa message po ng Laodicea. Itutuloy natin sa verse 15 to 16, ganito po inilarawan ang Laodicea. Ituloy natin yung pagpapakahulugan sa Laodicea po. Sa verse 15 to 16 ng chapter 3. Ganito po itong ating mabasa. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ayan po. Kung dun sa first part ng message ng Laodicea, nagsasalita yung the Amen. At tinatawag niya yung huling iglesia na tinatawag na Laodicea. Or ito yung iglesia na nasa ilalim ng paghuhukom na investigative. Pero kung titingnan natin, ang church na ito ay meron pong nandito sa Laodicea na magiging pong malahininga ang kanila pong kalagayan or condition po. Or sa English po ay lukewarm. Ibig sabihin po, hindi po malamig, hindi po mainit. Kumbaga, nandun siya sa gitna, lukewarm lang po siya o maligamgam. At ano po ang mangyayari kapag siya po ay maligamgam o lukewarm o malahininga?
ang sabi po ng Diyos, ng mensahe dyan ni Kristo sa Laodicea, I will vomit you out of my mouth. Isusuka po ito. Itong mga nandito sa lukewarm na kalagay na nasa ganong kondisyon. Isusuka po mula po sa bibig niya. Ibig sabihin po, sa proseso po ng investigative judgment, baka iniisip ng iba na sa aklat ng buhay ng kanilang pangalan. Pero dahil po sa magaganap na investigation, ipapakita doon sa buong sa kalangitan, witness yung mga angel at lahat ng heavenly being doon sa ayon sa Daniel 3, ay habang nagaganap ang investigative judgment, ipapakita doon transparent ang record po na hindi po lahat ng nagsasabi o tumatawag ng Diyos ko ay talagang papasok sa kaharian ng Diyos sapagkat meron po na mga pangalang inalis sa aklat ng buhay. Nung i-investigate po ang bayan po sa huli sa panahon po na ito na nagaganap ang investigative judgment. Kaya meron po talaga na isusuka. At sino po ito? Ito po yung mga nasa may kalagayan po na lukewarm or tinatawag po na malahininga or maligamgam. Kaya dapat kung maninindigan tayo, doon lang tayo sa mainit o kaya sa malamig. At titingnan natin anong ibig sabihin dito ng hot, anong ibig sabihin ng cold. Yun yung titingnan natin sa simbolo, sa prophetic prophecy ng seven churches. Kasi nga isusuka ang malahininga. Kasi baka isipin natin, ang Adventist, sabi nung iba, ang Adventist ay lukewarm. Ibig sabihin pala, lahat ng Adventist isusuka. Kasi generalize natin yung term na Adventist ay lukewarm. Actually, yung sinasabi na nasa kalagayan tayong lukewarm, hindi ibig sabihin yung buong church ay lukewarm talaga, kundi yung mga tao na nandito sa remnant church, meron po talagang nasa kalagayang lukewarm. At sila po yung isusuka. Yung mga nagaangkin na remnant, pero po nasa malahininga po. Kaya titingnan natin ano ang kahulugan ng cold or hot sa prophecy. Titingnan po natin yung meaning po nila. Ay, ayon po dyan sa passage ng kalagayan ng Laodicea, kung ating babasahin o itutuloy yung message, ayon po dun sa binasa natin sa verse 15 to 16, ang Laodicea po ay lukewarm or maligamgam. At kung itutuloy natin sa verse 17 to 18, ano pa ang sabi po dun? Ituloy natin para makita natin yung kondisyon ng Laodicea po, para malinawan ganito tayo. Po, ganito po ang sinabi. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ayan po. Kung titingnan natin dun ayon sa verse 17, direktahan po, ipinahayag po ni Jesus Christ sa tulong ng mensahe sa Laodicea, yes, na nakikita po ni Jesus Christ ang kalagayan ng church sa huling araw. Na anong sabi po dyan? Ang kalagayan po ng iglesia dito sa huling araw ay ito ang sinasabi ng church. Hindi po si Kristo nagsasabi. Inilalarawan lang ni Kristo. Anong sabi daw ng Laodicean church? Sabi niya, ako'y mayaman. Anong ibig sabihin nun? Pakita natin. Ano pang sabi pa niya? At nagkamit ng kayamanan. Ganun po siya magmalaki. Ang, yes, Laodicean church. Nakikita kayo natin yung ganyang prideful. Yes, ma-pride. Yung character niya, ma-pride. At hindi po yan lingid sa kaalaman natin. Kung tayo yung magmamasid sa kondisyon ng church, talagang ganyan po ang nangyayari. Sa ayot sa gusto natin, yan talaga ang nangyari. Natupad yung prophecy na nakita dyan ni Jesus Christ sa huling araw. Ganto pala ang kalagayan ng Laodicea. Nagsasabi siyang mayaman, nagkamit ng kayamanan. Ano pa ang sabi niya? Hindi ako nangangailangan ng anuman. Yung tono po dito ay positive na nagyayabang yung kanyang, yes, tono dito sa linya na ito.
Ibig sabihin, ganito pala ang Laodicea. Pero bakit hindi kayo makita ng iba? Ano kaya ang dahilan? Anong sabi pa po dito ng Laodicean Church? Hindi mo nalalaman, ito sabi na ni Kristo, hindi mo nalalaman ikaw ang aba at maralita. Ibig sabihin, hindi pala nalalaman ng Laodicea yung kanyang true condition. Si Jesus Christ, nakikita niya na ang totoong kalagayan pala niya, siya ay aba at maralita or poor o mahirap at dukha, bulag at wala pong damit. Ibig sabihin, baliktad yung nakikita ng Laodicea. Anong nakikita ng Laodicea? Siya po ay mayaman. Pero anong nakikita ni Kristo? Mahirap ang Laodicea. Pero anong sinasabi nila? Mayaman daw sila, nagkamit ng kayamanan, hindi na kailangan ng kahit anuman. Prideful sila. Pero ang totoo, ang nakikita ni Kristo, sila po ay mahirap. Kabaliktaran ng kanilang nakikita. At yung kanilang, yung Laodicea, iniisip nila, sila po ay nakakakita. Yun po ang iniisip nila. Batalas ang kanilang paningin, yung vision nila napakalinaw. Pero anong sabi ni Kristo? Bulag ang Laodicea. At ano pang sabi? Wala pong damit. Ito po yung pinaka-importante. Kailangang suot natin ang damit ng kaligtasan na ito. Pero bakit nawala ang damit ng mga Laodicean po? Kaya ang anong pinapayo ni Kristo sa verse 18 sa kanyang message na Holy Spirit na nangungusap dito sa Laodicea? Anong sabi niya? Bumili daw tayo sa kanya ng dinalisay na ginto sa apoy upang tayo po ay yumaman. Yun po, kailangan, yun yung dahilan para tayo ay yumaman, hindi sa paraan natin. Kailangan nating lumapit kay Kristo. At sabi dito, ng mapuputing damit, kailangan nating isuot yung garment of salvation upang iyong maisuot, at sabi pa, upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. Ibig sabihin, yung ating pagiging sinful, yun yung sinisimbolohan ng walang damit. Kasi nga, nung pumasok ang kasalanan na wala yung damit, ibig sabihin, simbolo yun ng pagiging makasalanan. Ibig sabihin, ang Laodicean po ay prideful, sinful, at saka po nire-reject ang mata or yung vision, yung spirit of prophecy sa Laodicean Church. Yan ang problema ng Laodicean po. Kaya ang payo ni Kristo, bumili po ng dinalisay na ginto sa apoy, isuot ang damit ng kaligtasan para hindi po para matakpan ang kasalanan o yung kahiyan, yung kahubaran. At ganun din ang sabi, kailangan pong pahiran ang kanilang mata kasi nga bulag para po makakita. Anong ipapahid? Yung oil, yung spirit. Yung spirit of prophecy kailangan pong pakinggan. Ang problema po, binigyan na nga ang huling iglesia, ang nalabing iglesia ng spirit of prophecy sa pamagitan ng writings ni Ellen White at iba pang writing ng mga pioneers natin. Pero anong ginagawa ng mga Adventists? Hindi man binabasa, naka-display or nandyan lang ay yung mga aklat na yaan. Kaya nabubulag talaga ang karamihan. Hindi inaaral ang spirit of prophecy. Kaya tayo, tinuturo natin. Kaya minsan nakikita natin, kinukot natin sa Ellen White. Part yan, na dapat hindi tayo mabulag. Kailangan nating buksan yung prophecy na makakita ang church sa mga magaganap at mga kaganapan. Yan ang purpose. Kung titingnan po natin, may sakit po ang Laodicean Church. Napakatindi ng kanyang sakit. At kung merong sakit ang Laodicean, isa lang solusyon, si Jesus Christ ang kailangan po dito sa sakit na meron po ang Laodicean. Kaya nga, sa panahon na tayo ay nasa ilalim ng investigative judgment, kailangan po na ang sakit ng Laodicean ay pakinggan natin na kay Kristo lang po ang kagamutan. Pero kung hindi po tayo makikinig, mananatili po na lukewarm or maligamgam ang Laodicea. Isusuka po yan ni Kristo or ibuburahin ang pangalan sa aklat ng buhay under ng investigative judgment. Kaya ang church din po sa huling araw na ito ay makakaranas po ng tinatawag na shaking or pagliliglig. Ilang beses yung binanggit na Ellen White. Pag sinabing shaking, ito yung pagsasala. Sasalain po ang last day church na ito sa Laodicean. Kasi po hindi lahat ay pinapakinggan ang payo ni Kristo para dito sa Laodicean. Kaya kailangan po ng shaking para maihiwalay ang trigo dun po sa pansirang damo. At ganun din yung
yung malinis ang church bago po dumating yung Kristo at makamit po yung pagiging triumphant o nagtatagumpay na church po sa huling araw. Kaya sabi ni Ellen White sa kanyang writings, sa early writings sa page 270, isa po sa meaning ng Laodicea po ay shaking. Anong shaking? Nililiglig po or sinasala po ang church na ito sa Laodicea under ng investigative judgment. Kaya nga Laodicea. Kaya dito po magaganap ang tinatawag na shaking. Magaganap po talaga yan. At sabi pa ni Ellen White, sabi dito sa context ni Ellen White sa Laodicea, "This is the only church of which Jesus has nothing good to say." Mapapansin natin sa seven churches, from yung first hanggang ika-anim, puro positive ang message ni Kristo. Pero bakit po sa Laodicea, ang binabanggit ni Kristo po ay negative? Talagang inihayag ng Panginoon ano ang kondisyon ng Laodicea. Kasi po dito sa huling araw talaga, ang kondisyon po ng church ay kumbaga ay humihina ang light, pero meron at merong titindig po ng totoong nasa huling araw na church na lumiliwanag po. Kaya sabi ni Ellen White at ng mga pioneer, ang Laodicean message po ay para sa lahat ng mga nominal Christian, lahat ng nag-aangking Kristiyano at nag-aangking nalabing iglesia. Diyan po ang application ng Laodicea na tinatukoy po sa Revelation ayon sa Spirit of Prophecy po natin. Sabi pa ni Ellen White sa selected message sa page 66, "The message of to the Laodiceans is applicable," sabi ni Ellen White, "to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light." Anong sabi ni Ellen White? Yung Seventh-day Adventist ay applicable ang pagiging Laodicea nila na lukewarm dahil nga po binigyan sila ng dakilang liwanag. Pero anong problema po sa mga Adventist, sabi ni Ellen White, hindi daw po lumalaka doon sa liwanag. Yun ang problema. Wala po kay Kristo ang problema. Nasa atin, sa Laodicean Church, sa mga Adventist, hindi daw lumalaka doon sa binigay na light sa kanila, sa gitna po nila. Kaya mahalaga na makita ito natin, na huwag tayong magbulag-bulagan sa kondisyon ng nag-aangking remnant church sa huling araw po na ito. Kaya sabi pa ni Jesus Christ, ito yung sakit ng Laodicea. Ang Laodicean church ay merong sakit, ang kailangan nito si Jesus Christ. Sinasabi ng Laodicea, siya po ay mayaman, hindi niya kailangan ng kahit anuman. Matalas daw ang kanyang paningin. Pero anong sabi ni Kristos, ang Laodicea ay mahirap, walang suot at saka po bulag. Kaya kailangan po ng kagamutan. Yan po ang kondisyon ng Laodicea nang i-diagnose ni Jesus Christ ang sakit po nito. Kaya kailangan po ng kagamutan ang nag-aangking remnant church na ito. Kasi kung hindi sila makikinig, isusuka po ang nasa lukewarm na Laodicea po na merong ganong kondisyon. Nasakit po ayon dyan sa context ng Laodicean Church. Kaya sabi pa ni Ellen White dito, "The message of the true witness finds the people of God in a sad deception. Yet honest in that deception, they know not that their condition is deplorable in the sight of God." Yan po ang kalagayan ng church. Kumbaga yung condition po nila ay hindi nila makita, pero nakikita ni Kristo ang totoong kalagayan po ng Laodicea. At dapat din nating makita yan upang makinig tayo sa sinasabi ni Kristong kagamutan dito sa kalagayan. Kasi nga ang Laodicea ay lukewarm, hindi mainit at hindi malamig. Ano ngayon ang mainit at malamig sa prophecy? At baka titingnan natin saan ba tayo titindig? Sa mainit or sa malamig? Yun po yung ating titingnan. Kasi baka nakatindig tayo sa mainit o kaya sa malamig. Alin kaya doon dapat tayo titindig? Para hindi tayo mapunta sa lukewarm na tinatawag. Kasi dalawa lang pipilian natin, mainit or malamig. Ito yung context ng about sa hot or mainit. Kunin natin sa Bible ang symbolism. Sa Jeremiah 20 verse 9. Ano pong ibig sabihin ng mainit sa sulat ni Jeremiah, sa simbolo? Jeremiah 20 verse 9. Ganito po ang ating mababasa. "At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya,
o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan. Mayroon nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto. At ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Hello brother, go ahead. Hello po, yan. Ayon po yan sa Jeremiah 20 verse 9, ay meron daw po a burning fire na nandun sa loob ng puso, nag-aalab na apoy, hot or mainit. At ano kaya yan, yung hot or nag-a-burning fire na nasa loob po ng puso na yan, na kung ating titingnan. Ano ba yung nagniningas na init na nasa loob ng puso? Basahin natin yung sulat po ni Pablo kay Tito, sa Tito 2:14. Titus 2:14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ayan po. Ayan po sa sulat diyan kay Titus po. Kailangan po na malinis ang kanyang sarili, ang bayan pong masikap na magi po itong mabuting gawa. At para ito malilinis, kailangan po itong dalisayin. Gaya po ng sinasabi ni Kristo sa Laodicean, kailangan nilang bumili ng dinalisay na ginto. Saan daw po? Sa apoy. Sa nagniningas na apoy or burning of fire. Kaya kung titingnan natin sa context ng symbolism ng hot ayon sa Jeremiah 29 at Titus 2:14, sabi nga dito, those that have the word of God burning in their hearts and cannot stop from spreading the truth that is embedded deep in the soul and have a deep love for Christ being zealous of good works. Ibig sabihin, yung umiinit na apoy sa loob ng puso natin, yun yung desire natin na sabi nga dito, those that have the word of God burning in their hearts, yung salita ng Diyos, yung katotohanan na nasa ating puso ay gaya po ng nagniningas na apoy. At kailangan po tayong madalisay dito. Ito po yung magdadalisay sa atin. Kailangan nating bumili ng dinalisay na ginto sa apoy. Kaya pag sinabing hot, ito yung kalagayan na ang bayan po ng Diyos kailangan pong nasa kalagayan po na mainit. Ibig sabihin, pinanghahawakan nila ang truth, ang katotohanan, ang salita po ng Diyos ay hawak po nila. Yan ang simbolo ng hot or mainit na tinatawag. At ano naman yung cold? Kabaliktaran ng cold, kung titingnan po natin, the cold being the opposite of hot must refer to those that have not love of the truth in their hearts and do not have the relationship with Christ. Ibig sabihin, pag sinabi namang cold, kabaliktaran ng hot. Kung yung hot, yun hinahawakan natin ng maigi, yung salita ng Diyos at yung katotohanan. At yun yung pag-ibig natin sa katotohanan na para pong nagdiningis na apoy sa loob ng puso natin. At yung paghawak natin kay Kristo, yung relation natin. Pero itong cold, baliktad. Kaya kung maalala nyo sa Mateo 24, dahil daw po sa paglago ng kasamaan, ang karamihan po ay kabaliktaran, hindi po uminit. Anong sabi po dyan sa Mateo 24? Lumamig po ang kanilang, nasa kalagayan silang cold, pag-ibig. Lumamig ang kanilang pag-ibig. Ibig sabihin, dito sa Laodicea po, kung ating titingnan, basahin po natin yung sa Mateo, tingnan natin kung bakit lalamig ba yung sinasabi dyan. At patungkol yan sa huling araw, yung Mateo 24. Sa Mateo 24:12, at dahil sa pagsagana, nakikita po ba? O, ganito po ang nakasulat. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayan po.
Kaya po pala lumalamig ang kalagayan ng tao sa huling araw o titindig sila sa cold dahil po sa pagsagana ng katampalasan, paglago ng kasamaan. At hindi yan bago, lalo na sa huling araw. Nasabi nga ni Pablo ay ito yung pinaka-perilous time o mapanganib na panahon, itong last day na ito. Kaya sa panahon na ito, ang karamihan po ay lalamig ang pag-ibig. Kaya makikita natin sa kondisyon ng Laodicea, balik, pero anong kondisyon ng Laodicea? Walahininga. Anong ibig sabihin nun? Kung yung hot ay paghawak sa katotohanan at salita ng Diyos, at yung cold naman ay kabaliktaran noong paghawak sa salita ng Diyos at katotohanan, kasamaan, lumalamig sila. Pag sinabi namang lukewarm or maligamgam ang Laodicea, ibig sabihin, sila ay half-truth. Ibig sabihin, nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi rin ng kasinungalingan. Ito po pala ang kalagayan ngayon ng Laodicea. Nagsasabi sila ng katotohanan, pero meron din sila mga aral na pinapasok na kasinungalingan. At totoo yun kaya nga, na nangyari ito. Yun nga, brother. Sa Laodicea. Totoo yan po yan. Talaga ang nangyari. Sa ating panahon ngayon, ganun eh. So, hindi napapansin, okay. may mga nag-aangkin na mga tunay na iglesia o tunay na Kristiyano. Pero may mga aral na ipinasok sa iglesia na hindi dapat ipasok bilang tunay ika nga na iglesia. Pero santos eh, sapagkat ganoon ang nangyari sa ating panahon ngayon. Mapapansin mo, brother, sa ating panahon ngayon, kapag ka po tayo ay nagbibigay ng mga mensahe, nagsasabi ng totoo, minsan nagtatampo pa, nagagalit pa sa iyo. Diba? Parang ganun eh. O, kasi normal lang talaga. At saka yung tama yung sinabi sa Mateo na habang lumalaganap at lumala ang kasamaan, ang pag-ibig ng karamihan ay unti-unting lumalamig. Ganun ho. Kahit sa iglesia, sa mga itinuturo ho natin, yung mga aral na dapat sundin, eh kapag ka sinabi mo ang katotohanan, galit pa sa'yo, magtatampo pa, di po ba? Eh dapat hindi ganun. Pero ito po ay katuparan, ika nga, brother, Bernard, sa propesya. Kaya siguro sa sunod na mga pag-aaral din, brother Bernard, ay matapik din po natin yung mga aral na naipasok sa yan, para makita sa natin. Opo. Opo. So, go ahead. Yan po. Maraming salamat po, brother. Yun nga po, totoo po talaga na yung Laodicea ay natupad sa prophet. Ito na talaga yung huling iglesia po na ito na nakikita natin, yes, ang kalagayan po ng Laodicea. Kaya anong gagawin po natin? Doon tayo manatili sa mainit. Panghawakan natin. Huwag tayong magdadalawahan. Kung katotohanan, katotohanan lang. Huwag nating haluan ng kasinungalingan. At kung gusto natin kasinungalingan, kasinungalingan lang. Huwag nating hihalo yung truth kung yun ang gusto natin. Kaya mamimili lang. Pero anong ginawa ng Laodicean? Half-truth. Nagsasalitan. Half and cold and hot. Pinagsasama nila. Yan ang problema. Nagiging resulta yan ng deception. Mapangdaya po sila. Kasi nga, nagsasabi ng totoo pero meron ding lie na nasa likod, yes, po sa kasinungalingan. At alam naman natin kung sinong ama ng kasinungalingan. Nasa Bible po yan. Opo. Walang iba kundi si Satanas. Sa Juan 8:44, ganito po ang sinabi, kung sino yung ama ng sinungalingan, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling
at ama ng kasinungalingan. Napakalinaw. Napakalinaw ng sulat sa Juan na siya po ay kalaban ng katotohanan. Ayos, yes. Ayun po. Yan, ibig sabihin, kung ayaw natin na mapunta dyan, panghawakan natin yung truth lang. Doon lang tayo sa mainit, nag-aalab, yes, na apoy. Doon lang tayo. Huwag nating haluan ng kasinungalingan. Kasi kung magdadalawahan tayo, magiging tayong lukewarm at isusuka, yes, tayo balang araw. Yun yung Brother panganib. Bernard, apo. Meron po kasing ano eh, kumbaga ang mga kaibigan ho natin, kumbaga minsan nalilito kahit sa mga Adventist. Kasi mayroon pong nangangaral na kumbaga ito ang katotohanan, sinasabi ang katotohanan. Minsan nag-iiba ang ihip, tinutwist yung katotohanan. Kumbaga okay sa simula, pagdating naman sa kalagitnaan, sa dulo, nag-iiba na naman ang sinasabi. Kaya kung katotohanan, katotohan lang. Kumbaga, yun dapat ang manging ibabaw. Hindi yung nagiging, ika nga, nagiging neutral agad. O, sa paglilingkod. Walang neutral. Opo, walang neutral. Kung mainit, mainit talaga dapat. Mainit lang. Opo. Sige, yan po. Ang malinaw po dito sa Laodicea. Kasi baka inisip ng iba ay maging neutral na lang sa, hindi sa nangyayari sa huling araw. Hindi po. Kailangan natin tindigan ang katotohanan. At yes, kung gusto natin kasinungalingan, tindigan din natin yung kasinungalingan kung nga kay Satanas talaga tayo. Pero kung nasa kay Kristo tayo, panghawakan natin yan. Sa pananampalatay, yes, natin sa Kanya. Kaya huwag tayo magdalawakan. Tulong po ng Panginoon. Kaya natin yan. Kasi may church siya dito. Sinusupplyan, yes, ng oil. Kaya panatilihin natin na nandun tayo sa hot. Pakinggan din natin ang message ni Kristo. Yes, brother. Sa Laodicean. Kasi, Brother Bernard, kapag ka ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, walang matutuwa sa iyo. Wala talagang matutuwa. Kapag ka ang isang mangangaral nagsasabi ng katotohanan, abay hindi natutuwa ang mga tao. Ay gusto, pero kung hindi katotohanan, abay tuwang-tuwa. Tingnan mo yung sinabi ni Pablo, Brother Bernard. Opo. Ito, yung sinabi ni Pablo, basahin nga natin, na basahin. Si Pablo, nagsasabi ng katotohanan, ay nagiging kaaway siya. Naging kaaway. Ito, sa Galatia 4:16, sabi niya, at ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Yan, malinaw. Malinaw, di po ba? Mm-hmm. So, yun ang asahan po sa mga lingkod ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Tuturing na kaaway. Talaga. O, magiging kaaway ka talaga. Kasi si Kristo naman, Brother Bernard, nung sinabi niya ang katotohanan, abay, hindi nga siya nakilala sa sanlibutan eh, sa Juan. Eh. Mm-hmm. Naging kaaway pa nga siya sa sanlibutan eh. So, yun ang kapalaran, no, ng mga tunay na lingkod ng Diyos. So, kung i-continue niyo po, kapatid na Bernard. Mm-hmm. Kaya, tayo po sa Laodicean Church, expect na natin, kung nagsasabi tayo ng katotohanan, tuturing nila tayong kaaway. Yes. At kung ano may sabihin nila, hanggang doon lang sila, pero hindi naman nila kayong basagin ng truth. Kaya lang, yes, nilang itwist yung tinatawag na ititwist ang katotohanan. Ganyan si Satan, master dyan si Satan sa pag-twist ng truth, ng katotohanan. Kaya, pag-ingat tayo doon. At tayo namang nasa Laodicean, huwag tayo magbulag-bulagan na may sakit talaga tayo na nakikita ni Kristo. Kaya kailangan natin ng matinding reformation, matinding revival sa mga huling araw po na ito para baka magamot na yung sakit natin na nakita ni Kristo sa atin. Kasi nga yun yung kalagayan ng Laodicean Church. Ano pang sabi ni Kristo sa verse 20 ng chapter 3 ng para sa Laodicea po? Yung pinaka-important message niya.
Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Apokalipsis 3:20. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ayan po. Malinaw po. Si Jesus Christ ang nagsasalita po dyan. Anong sabi ni Kristo? Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Yan yung Holy Spirit, yung Comforter na sinugo. Kaya yung mga nagtuturo ng ibang doctrine, yun na nga, napasok talagang Adventist ng ibang doctrine. Kaya naging Laodicean talaga, yung malahininga. Kaya kung titingnan natin, malinaw dito, tinuturo ni Kristo, yung sinugo niya na Comforter, siya, yung kanyang mismong presence yun, ito nga siya, kumakatok, tumutok-tok siya sa pintuan sa atin, sa ating mga puso. Pero anong sabi niya? Kung diringgin man yung kanyang tinig, at pagbubuksan siya ng pintuan, sabi, siya ay papasok sa ating tahanan at makakasalo natin siya sa pagkain. Kaya kung titingnan natin, nasa atin yung action. Kasi yes, si Kristo tumutok-tok sa pintuan sa ating puso, sa kanyang yung Holy Spirit na kumakatok sa atin. Tayo ang gagawa ng action na pagbuksan ito or pakinggan ang message sa ating konsensya, sa ating spirit na nagsasalita itong si Jesus Christ sa atin. Pero kung hindi natin ito papakinggan, i-reject, yun yung sinasabi ni Ellen White. Ito po yung pinakamatindi. Yung tinutukoy sa Bible na pagkakasala sa Holy Spirit na ay wala talagang kapatawaran. Yes. Ang ibig sabihin po niyan, ayon kay Ellen White, kapag ni-reject po natin si Jesus Christ sa ating buhay, talagang sinisigurado po, wala pong kapatawaran. Kasi nga, sino makakaligtas sa atin kung walang Kristo? Kasi si Kristo lang naman ang may susi. Yun yung ibig sabihin doon. Ang problema kasi sa ilang doctrine, pinalabas nila na yung Holy Spirit ay another person. Eh pag nagkasala tayo doon, okay lang kay Kristo, may kapatawaran daw. Tapos doon sa Holy Spirit lang ang wala. Hindi nila alam yung Holy Spirit ay yung omnipresence ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pag nireject natin yung Holy Spirit na kumakatok, nireject natin si Kristo. Kasi si Kristo yun, yung presence yun ni Jesus Christ. Kaya yun yung matindi. Na pwede ito, tayo brother, magkasala. Opo, basahin natin. Ito yung kwan, sinasabi niyo po na walang kapatawaran. Kapatawaran. Huwag daw pighatiin natin ang banal na Espiritu. Sabi nito sa Efeso 4:30, at huwag ninyong basahin natin sa ang magandang balita, Biblia. Sabi nito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sumalinaw, brother. Kung ating papansin, yung Holy Spirit, ito rin yung nagsisil sa atin. Yes. Nagsisilyo sa atin. Nagbabind sa atin para hindi tayo mawala, mahiwalay. Ito yung Holy Spirit. It's actually yung presence of Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin, kung nireject natin yan, paano tayo matatalian, masisilyuhan itong Holy Spirit na nagsisil po sa atin. Kaya mahalaga na huwag natin i-reject si Jesus Christ, yung kanyang presence na kumakatok na nga dito sa Laodicea. Kung titingnan natin, ganito po yung pag-ibig. Si Kristo na mismo ang lumalapit sa Laodicean Church. Kinakatok niya na mismo. Kaya pagbubuksan na lang natin at patuloyin po siya sa ating templo o sa yung kanya pong presence na makita sa atin yung characters, yung righteousness ni Jesus Christ ay makita po sa ating mga sarili, yung character ni Jesus Christ. Kaya sana po, ganun tayong Laodicean. Bagaman Laodicean nga tayo kasi nga nasa under tayo ng investigative judgment. Pero sana wag tayo mapunta dun sa mga Laodicean na nasa malahininga ang kalagayan. Kundi manatili tayo sa mainit at pakinggan natin ang sinasabi ni Kristong payo at yung pagkatok niya, papasukin na po natin si Jesus Christ sa ating buhay. Huwag nating i-reject kasi nakakatakot kapag ni-reject natin. Walang buhay
kapag wala si Kristo. Si Kristo lang nagtagumpay sa kamatayan, kaya po na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag nating i-reject ang ginagawa ni Jesus Christ na pagkakatok sa Laodicean Church sa huling mga araw na ito, sapagkat ito na talaga ang mga huling araw po na ito. Kaya nga sabi dito, the big problem is that Jesus is outside the heart. This must mean that self is in control of the heart. Ibig sabihin, nasa atin yung desisyon. Walang pilitan, walang coercion na tinatawag. Kaya nga, nasa atin po kung paano tayo, paano natin tatanggapin ang Panginoon na nag-alok sa atin ng biyaya, ng kaligtasan. Ang gagawin lang natin ay sumampalataya sa Kanya at sundin ang ayon sa Kanyang kalooban, sa paglakad natin sa Kanya. Kasi nga, hindi natin magagawa kung wala po si Jesus Christ sa loob natin, sa templo, sa ating mga puso. Kaya kailangan natin papasukin si Jesus Christ na kumakatok sa Kanyang omnipresent. Pero ang problema ng Laodicean, ang kanilang puso, anong sabi nila? Mayaman daw sila, nagkamit ng kayamanan, hindi na nila kailangan ng anuman. Ito po yung problema ng mga tao sa Laodicean. Prideful at selfish ang kanilang puso. Kaya paano yan? Kaya kailangan talaga ng gamot. Kailangan nilang pakinggan ang sinasabi ng ni Jesus Christ dito sa Laodicean para po mawala ang ganyang sakit ng Laodicean. Prideful at selfish po ang puso ng mga karamihan sa Laodicean. Kaya napupunta sila sa paglamig or doon sa lukewarmness na tinatawag po. Yun lang po at introduction ito ng Laodicean. Hindi pa natin pinasok yung mga aral kung bakit naging malahininga ang Laodicean o bakit nahaluan ng coldness yung dating hot. Kaya kung titingnan po natin ay dito po sa introduction na ito sa Laodicean, nakita na natin ano ang sakit ng Laodicean at ano ang kagamutan, nandyan din po ang sagot kung ano po ang kagamutan sa sakit ng Laodicean at ano ang message ni Jesus Christ sa atin sa mga Laodicean at ano na tayo itong kalagayan ng Laodicean. Kaya sana dito sa ating pinag-aralan, nakita natin na huwag tayong mabulag, pag-aralan na ng Spirit of Prophecy, isuot natin yung garment of salvation, huwag tayo manatiling walang suot, at ganun din, huwag nating pairalin yung prideful at yung selfishness, kundi papasukin natin si Kristo sa ating puso para po makatahan siya sa ating templo. Siya po ang ating kasama at yun yung maghubog ng ating character. Yung righteousness of Christ ay nasa atin. Mag-reflect yung character para po makamit natin yung tinatawag sa second coming na actual na glorification, o tayo po ay makaharap sa Diyos na hindi po tayo mamatay sa Kanyang harapan, kundi maabot natin yung kabanalan na tinatawag. Kaya yung sinasabi nila na imposible daw na maabot yung pagiging banal, kasi meron mga Adventist, sa theology ng Adventist ngayon, dalawa kasi ang viewpoint ng mga Adventist. Sabi nila imposible daw na mangyari yung tinatawag na glorification after ng close of probation. Yan po yung makikita nyo sa mga theology ng modern Adventist ngayon kung magbasa kayo ng mga papers nila. Hindi sila naniniwala dun sa close of probation. Ang Biblical Research Institute ng Adventist Corporation sa dun po sa Amerika, sa Andrew University. Ganun po ang position nila. Pero yung mga conservative na Adventist, naniniwala tayo na merong close of probation, at after ng close of probation, merong makakatindig na nakaabot ng kabanalan. Sila yung nahubog ang character into righteousness of Christ. Talagang perfect ang kanilang character. Meron pong titindig, sabi ni Ellen White, na kagaya ni Jesus Christ ang kanilang character. Kaya hindi po imposible yun kung makikinig tayo, yes, kay Jesus Christ sa Laodicea. Yun po. Kaya sana dito sa introduction, nagkaroon tayo ng kunting kaalaman na para ito sa atin, hindi lang ito sa labas, sa loob mismo ng nagaangking remnant church. Kaya huwag din kayo magtaka po pala na kung bakit, kasi baka isipin nila, kung totoo pala itong remnant, bakit nagkakawatak-watak ang mga Sabbath keeper at mga Adventist na ito? Kasi nga, part ng prophecy. Sumagi sa isipan nila, brother. O baka isipin nila, lalo silang malito. Parang ang gulo ng Adventism. Hindi po, part ito ng prophecy ng Laodicean, kung bakit ganyan talaga. Nililiglig po tayo. Kasi hindi yan hindi maghihiwa-hiwalay kung
walang nagaganap na shaking. Dahil may shaking na nagaganap sa Laodicea, talagang makikita natin sino yung pansira diyang damo at sino talagang totoong trigo po sa parabola ni Jesus. Kaya normal yan. Wag tayo mabahala kung nagkakabasag-basag na parang salamin. Meron at merong remnant dyan na yung nangahawak sa katotohanan po ng Diyos. Wag kaya, yun po, wag kayong magtaka kung bakit ganyan ang Adventism. Baka i-compare nyo kasi sa ibang church na bakit yung iba napaka-organized at talagang solid yung organization. Pero bakit sa Adventist halos mag-awayan ang loob ng mga Adventist? Kasi nga, part ng prophecy, tayo yung kinatuparan ng pinaka-center ng Laodicean Church na nililiglig. Ganyan po yan. Maraming salamat. Biblical lang po yan, Brother Bernard, na talagang aligigin yung mga tao. Sa Hebreo 12:27, para malaman, dadaan ng pag-aligig ang mga tao para malaman kung tunay, dalisay, ang matitira sa pagliliglig, yung maiiwan baga, sila yung kuan, mananatili. Pure. So, maraming salamat po, Brother Bernard, sa inyo pong napakaganda o napakalinaw na pagpapaliwanag regarding po sa ating topic sa gabing ito, at marami po kayong nabanggit tungkol po sa katayuan ng malahilinga, at andito na nga tayo sa tinatawag na Laodicea. So ito na yung panghuli na nakikita ho natin yung mga katangian ng tao na mga nagaangkin, Brother Bernard, na mga tunay na Kristiyano. So, salamat sa pagpapaliwanag, at batiin lang po natin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay. Diyan po kay Sister Josephine Kirimit. Maligayang panonood po, Sister Josephine. At kumusta po kayo at lalotigit sa inyo pong pamilya. Nagtanong siya dito, Brother Bernard. Sabi niya, araw-araw po ba kayo, Brad, mag-live? Sabi ko, nireplyan ko siya na yes, araw-araw except Sabbath day o Sabbath sa araw ng Sabat, sa gabi hindi tayo nagla-live. Kung minsan, kung may pagkakataon, araw-araw pwede siya. Naman. Pwede naman po. So, salamat po sa inyo pong panonood, sister. Saan po kayo ngayon nakabis o nakatira? So, kay Sister Judith Avalie is watching, always na sumusubaybay sa atin si Sister Judith. Saka kay Mama Iljin, dyan sa may Matalom, Liti. So magandang gabi po sa inyo, dyan Ma Iljin sa Liti. Kumusta kay Nanay, Tatay, sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Matalom. So, kaila Sister Ate Ina, Ina Palaraw, sa maligayang panonood at maraming salamat po sa inyo pong panonood. Diyan po kay Sister Ate Vicky Pilegrina Aguinaldo, maligayang panonood at salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. At antabay po kayo sa susunod na pag-aaral ho natin. So siguro bukas, Brother Bernard, ang pag-aaralan ho natin ay tungkol sa itong kasalukuyan na ika nga, celebration. Ano bang tawag nito? Yung All Souls Day. Opo, yun. O kaya yung Halloween na tawag. Pag-aaralan natin. Oo,
Pag-aaralan natin yan kasi baka sa mga nag-aangking Adventist, kikiisa. Baka nakikiisa din sa mga gawain ng sanlibutan. So, isa yan sa ating pong pag-aaralan noobin bukas ng gabi para malaman ho natin ang mga katotohanan, Brother Bernard, ano? So, antabay po kayo bukas ng gabi, mga kaibigan at mga kapatid. So, salamat din po, Sister Josephine. Salamat po sa inyo pong panonood. God bless po sa inyo at sa inyo pong pamilya. At wala naman pong nagtanong, Brother Bernard. Tayo po ay magtapos na sa panalangin. Para po sa pagtatapos ng ating programa, tayo po ay manalangin. Among banal, muli narito po ang inyo pong mga anak, inyo pong mga lingkod ay lumalapit upang magbigay ng pasasalamat sa mga oras na aming pong binigay sa gabi pong ito, na aming pong nakain ang mga salita po na nagmula po sa inyo. At nawa po ay maibahagi pa ito ng iba na nakarinig at nakapanood ng programa po na ito, na maunawaan din po nila na ang inyo pong mensahe sa amin sa kalagayan ng Laodicea po sa huling araw, nawa po ay makinig ang mga tao na inyo pong kinakatok ang bawat puso po nito, at katukin po ang bawat isa na magising sa kalagayan ng Laodicea po, at hanapin po kayo at makamtan po ang kaligtasan na inyo pong binigay. At ganoon din po, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap sa mga oras po na ito at sa mga darating pa pong mga araw at panahon. At ganoon din po, maraming salamat din po at sa mga nanonood, at patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan din upang maunawaan nila ang mga bagay po na naririnig nila patungkol po sa inyo po, at nawa ang katotohanan ang mangibabaw at hindi po ang kasinungalingan. At ganoon din po, kung saan man kami kinasumpungan ng mga kahinaan, pagkukulang, pagkakasala, kami po ay patawarin. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming personal na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, salamat po, Brother Bernard. At last na mensahe, but not the least. Maraming salamat po, Brother. At maraming salamat din po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay po sa programa. Patuloy lang po tayo sa programa po nito hanggang kaya, kakayanin po. Amen. So, salamat po, Brother. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos, at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia, mula po sa kinaroroonan ng aking partner sa Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard, at mula naman dito sa aking pong kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, at sa Norte, Pastor Dante Banda, Calabarzon, Pastor Will Batoto, ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.